Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kakayayang dira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang hiniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kakayakayang dira. Hipanin nyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin nyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, upang maging marapatay sa banal na pagdiriwang, ngayong ginugunita natin si San Antonio ng Padua, sampari at pantas ng inang simbahan. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ianda natin ating mga sarili at pagsisihan ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mga labirhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga nangangailangan. Sa pagtulong niya masunda namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo, ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Hesukristo, na ipinangaral namin ni na Silvano at Timoteo ay hindi. Oo, ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya'y nanatiling oo, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, ay siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng Kanyang Espiritu. Bilang katunayang tutuparin niya ang Kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpapalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.
lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iyay aking iingat at susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingunin. At sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Dapat kayong magliwanag nang kabuti ay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at nilalagay sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nanonood sa atin sa TV Maria, Facebook Live, YouTube at sa Twitter. Gayun din sa ating mga kapatid sa ibang bansa, lalo-lalo na mga nagtatrabaho. Sabi nila, mahirap daw kausapin ang Pilipino. Dahil kung minsan, ang oo daw natin ay hindi. Ang hindi natin, kung minsan, oo. Sasama ka ba? Sasagot, oo. Pagdating ng alisan, hindi sasama. Sasama ka ba? Hindi.
Pagdating ng lakad, iniwan mo, magagalit sa'yo, bakit hindi niyo ako hinintay? Napakahirap daw kausapin natin dahil napakahirap mo maintindihan daw ang Pilipino. Kahit sa mga matatanda, kahit sa ating mga bata, minsan kamustahin mo, may itanong ka, ang sagot sa'yo, ewan. Maintindihan mo ba pag tinanong mo at sinagot kang ewan? Sa unang pagbasa natin, sasagot lang tayo ng oo at hindi. At higit sa lahat, sa paglilingkod natin sa Poong Jesus Nazareno. Oo lang ang sagot natin. At ang oo natin, lalo na kayo, na mga sumumpa-sumpa pa kuno, kayo, tayo, na kuminsan ay maglilingkod po, pero pag hindi inaasahan, minsan yung nangakong maglilingkod, siyang hindi naglilingkod. Kaya ano sabi ni San Pablo? Oo lang para sa Panginoong Yesus. Dahil ang Diyos ay laging oo sa atin, hinding-hindi siya humihindi. Oo lang ang sagot sa atin ng Panginoon lagi. At tayo rin, laging oo sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Katulad ng santo natin, si San Antonio ng Padua. Kilalang kilala natin siya ngayon, pero nung nabubuhay siya, kahit napakatalino niya, simple lang yan. Hindi umiimik, hindi pinapangalandaka na magaling siya. Hanggang sa napansin siya ni St. Francis of Assisi. Tagasunod yan ni San Francisco ng Assisi. Nangaral at sa kanyang pangangaral, nakuha niya ang maraming tao. Hindi lang tao dahil sa galing niyang mangaral. Ultimo ibon, ultimo hayop, ultimo isda. Sa biyaya na binigay sa kanya ng Diyos, nakikinig sa kanya. Ibon, isda, mga hayop, pag nangaral siya, siguro, naalala nyo, ewan ko, baka isinermon sa inyo ng inyong pare noong Linggo na Corpus Christi. Isa siya sa nagpatunay na ang presensya ng Diyos ay tunay sa pamamagitan ng pagtawag niya sa kabayong gutom. Kabayong sumunod, lumuhod sa harapan ng tabernakulo, sa harapan ng Corpus Christi. Ayaw maniwala ng mga tao sa Diyos, ayaw maniwala sa presensya ni Jesus sa tabernakulo, ayaw maniwala nila sa katawan at dugo ni Kristo. Pinatunayan ni San Antonio ng Padua. Ginutom ang kabayo, hindi pinakain, sabi ng may-ari, hindi lalapit yan sa iyo. Gutom yan, uhaw yan. Lalapit siya sa pagkain. Nilagay sa gitna ang kabayo. Tinawag na may-ari, hindi sumunod. Nakita niya si San Antonio. Hawak ang tabernakulo. Hawak ang katawan ni Kristo. Tumayo ang kabayo. Lumakad palapit sa kanya. Ano ginawa? Yumuko ang kabayo. Kabayo, pero marunong kumilala sa Diyos. Mga hayop, hindi marunong ng lengguwahe natin mga tao, pero nakikinig sa Diyos. Tayo pa kaya na tayo'y katulad ng mga anghel? Wala lang tayong pakpak, pero may talino tayo't galing ang hindi pa kuminsan nakikinig sa salita ng Diyos. Tayo pa minsan ang hindi gumagalang kay Jesus. Naging patron ko. Kaya nakita niyo kanina bago magmisa, nilapitan ko't nandyan ang kanyang relic. Sabi ko kanina sa sacristy, patron ko yan o nag-aaral ako. Dahil no nag-aaral ako, talaga naman Diyos por santo. Kinamumuhian ako ng mga teacher ko dahil palakol ang mga grado ko. Hindi ko na alam kung paano ako tatalino. Hindi ko alam kung paano ako papasa kahit nag-aaral ako. Totoo nga, na pag nagdadasal ka, tutulungan ka ng Diyos. At ang hiningan ko ng tulong sa aking pag-aaral,
kasi nakapulot ako ng isandasalan na wala na akong makita ngayon. Isandasalan na kung saan nakasulat, Nubi Student Prayer to Saint Anthony of Padua. Napulot ko lang yun. Nadurog na lang ngayon siya kasi naipit ko siya sa aking study table noong nag-aaral ako. Nilagay ko doon. Araw-araw akong tumatawag sa kanyang, bigyan ako ng talino, pahiram ng iyong talino. Yun ang sabi ko sa kanya, pahiram ng talino mo dahil napakagaling mo. Sa mga estudyanteng naririto, patunay ko sa inyo na talagang ang grado ko ay puro palakol. Sinabihan pa ako ng teacher ko nung high school, ibabaksak kita. Natakot ako. Kahit anong gawin kong aral, hindi ko maintindihan ang matematika. Ang hirap-hirap. Tumawag ako sa kanya. Tumawag ako sa Diyos. Ibinigay ang tutulong sa akin. Sa kanya ko araw-araw na nagdadasal. Hinihingi ko na pahiram niya sa akin ang talino niya. Ipahiram niya sa akin ang karunungan niya. Ipahiram niya sa akin ang galing ng pananalita niya. Hiningi ko yan sa kanya. Hiniram ko. Kaya ang alam ko hanggang ngayon ang ginagamit kong pananalita. Galing nga sa Diyos. Pero pinahiram niya sa akin. Oo. Binigay niya sa akin. Pinahiram niya ang talino niya sa akin. Nag-aral ako. Naging scholar ako. Hindi ako gumasta sa pag-aaral ko ng pari. Libre matrikula ko. Libre libro ko. Pumasa ako kahit minsan sabi ko, school bukol ako, Panginoon. Hindi ko talaga alam ang lahat. Pero binibigyan niya ako lagi ng tulong. Pag tinatanong ako ng mga profesor, dahil totoo, aminin ko sa inyo, araw-araw akong nagdadasal sa kanya. At ipinahiram niya. Pumasa ako na natiling eskola. Sa kanya ako humingi. Kayong nahihirapan mag-aral. Kayo kung minsan hindi alam kung paano. Humiram kayo sa kanya ng talino. Humiram kayo. Humiram kayo sa kanya. Hindi niya kayo pababayaan. Hindi niyo ba natatanong, bakit lagi siyang may karga ng batang Jesus? Ano ang kwento ng buhay niya? Sabi nung nagkukwento ng talambuhay niya, si San Antonio, talagang banal. Isang gabi, meron siyang kasamahang pare na nakita yung kwarto niya, nagliliwanag, sumusuot dun sa mga butas. Kaya ang ginawa nung kasama niya, sinilip si San Antonio. Nung nasilip niya si San Antonio, nakita niya si San Antonio nakaluhod. At merong bata na nakatungtong sa isang libro, maaring Biblia. At yung batang nakatungtong, maamong-maamong niyayakap si San Antonio. Inaakap sa bandang leeg. At sobrang amo raw ng muka, si San Antonio talaga namang tuwang-tuwa raw, pil na pil niya. At matapos yun, naglaho yung bata. Infant Jesus. Nalaman ni San Antonio yung misumisilip sa kanya. Ano sabi ni San Antonio? Pag mong sasabihin kanino man, pag namatay na ako, tsaka mo na lang sabihin. Pero ngayon, huwag mong pagsasabi na nakita mo ang Panginoong Jesus. Nagliliwanag. Ano sabi ngayon sa atin sa Ebanghelyo? Be light of the world. Be salt of the world. Nung bata ako, ayoko ng brown out. Hanggang ngayon naman, ayoko matulog na madilim. Natatakot ako pag madilim. Baka ma-twist, matisod ako. Lalo ngayon na matanda na ako, ayoko madilim.
Baka hindi ko makita yung dadaanan ko, madapa ako. Literal lang yun. Pero ano ba yung liwanag? Hindi tayo magliliwanag hanggat hindi natin dala ang tunay na liwanag. At ang tunay na liwanag ay ang Panginoong Jesus, ang poong Jesus Nazareno. Pagdala mo siya, pag sumasa atin siya, ang buhay natin ay magniningning dapat sa kabutihan. At nang sa gayon, ano sabi ni Jesus? Maluwalhati ang Ama sa kabutihang gagawin natin. Kaya si San Antonio, ano nakita ng paring kasama niya? Nagliliwanag. Sino yung nagliliwanag? Si San Antonio? Hindi. Sino? Yung bata. Sino yung bata? Ang batang Jesus. Nagniningning, inaakap. Tuwing nagkukumunyon tayo po, inaakap din tayo ng poong Jesus Nazareno. Tuwing pipila ka at tatanggapin mo ang katawan niya, inaakap tayo ng Diyos. Sa pagyakap niya, nais niyang magningning ka sa kabutihan. Salt of the earth. Asin. Sino ba ang kakain dito na walang lasa? Sino ba ang ayaw ng pagkain may lasa? Di ba gusto natin may lasa? Pag sinabi may lasa, may buhay. Kaya pag malasa yung kinakain mo, buhay na buhay ka. Tuwan-tuwa ka sa kinakain mo. Sabi ng Diyos, maging asin tayo ng sandaigdigan. Bigyan mo ng lasa, ibig sabihin din ay bigyan mo ng buhay. Bigyan mo ng kaligayahan. Sino? Una sa lahat, ang pamilya natin. Bigyan mo ng lasa, saysay, buhay. Maging buhay ka ng pamilya mo. Maging kaligayahan ka ng pamilya mo. Kaya yun ang imbitasyon sa atin ngayon. Light and salt of the world. Tinawag tayo ni Jesus. Tatanggapin natin siya sa komunyon. Nais niya magningning ka sa iyong kabutihan. Magkakaroon ng buhay. Sa kabutihan gagawin mo sa kapwa mo, nagbibigay buhay ka. Nagiging halimbawa ka ng kaligayahan. Dali natin si Jesus. Happy Fiesta, San Antonio ng Padua. Kapangalan ko siya. Ang talagang pangalan niya ay Ferdinand. Ako Ferdinand. Hiram kayo, mga estudyante. O di kaya kayong magulang kung may problema yung mga anak niyo sa pag-aral. Lapit kayo. Hiramin niyo yung talino niya. Napakatalino niya. Kaya tinawag siyang doktor ng simbahan. Henyo ng simbahan. Magaling, matalino. Hiramin nyo. Huwag kayong susuko kung mabababa ang grade natin. Kung nahihirapan tayo sa pag-aaral, dinanas ko yan. Pero sa tulong niya, pinagkaloob niya na maging maayos ang pag-aaral ko. Salamat, San Antonio. Salamat sa liwanag. Salamat sa buhay. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ako naging pare, hindi ako naging matalino. Kaya salamat, San Antonio. Tulungan mo kaming lahat. Tulungan mo ang lahat na nagsisimba ngayon. Pagkaloob mo ang liwanag na kailangan nila. Ibigay mo si Jesus na nasa iyo sa kanila rin. At gayon din sa atin, lahat na naririto. Nawa, maging source tayo ng kaligayahan ng pamilya natin. Be happy. Be the source of happiness of your family. Huwag kang magiging sanhi ng luha ng pamilya mo. Huwag kang magiging dahilan ng problema ng pamilya mo. Kaya ka binigay ng Diyos sa pamilya mo ngayon. Dahil ikaw ang magbibigay buhay, magpapasaya, hindi magpapaluha sa iyong ina at ama. Hindi man lalait sa iyong kapatid. Binigay ka ng Diyos para maging kaligayahan
at liwanag ng pamilya mo. Eh, Father, ang dami kong dinadanas na problema. Eh, di tanungin mo yung katabi mo kung walang problema yan. Lahat tayo may problema. Pero kaya tayong tulungan ng Poong Jesus Nazareno. Amen po ba? Tandaan nyo yan, ha? Lahat tayo dumadaan sa maraming hirap at pagsubok. Pero hinding-hindi tayo pababayaan nung nakaluklok sa taas. Kaya anong sabi ni San Pablo? Ang oo ng Diyos, ang oo ng Panginoong Jesus ay mananatiling oo. Ang kanyang pag-ibig sa atin, mananatiling oo. Iniibig kita. Mananatili yun. Maraming salamat, Panginoong Poong Jesus Nazareno. Maraming salamat sa ating patron, San Antonio ng Padua. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng Liwanag, upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Ang itutugon po natin, Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang simbahan naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat ng paghangad ng katotohanan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwalaang magpasya para sa ikakaunlad ng mga tao, naway maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tayo na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, mga may alalahanin, at mga sawing puso, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway sikatan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tumahimik po tayo sumandali. Time-team nating sambitin ang ating mga kahilingan, mga pasasalamat sa tulong ni San Antonio ng Padua. Panginoong Diyos, habang ipinapanalangin namin ang aming kapwa, hinihiling namin na tulungan mo kaming magliwanag sa kanilang paningin, nang sa gayon, kanilang purihin ang iyong kabutihan. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak ito. Handog ng bayang umaas, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin
sa iyo, Ama. Ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumikanan sa libutan, sa iyong kagandahan loob narito ang aming mayalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng pagawang alak na ito, para maging inuming nagbibigay na iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Tumayo po tayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama namin lumikha, kaming mga gumaganap sa paghahain ito ay puspusinawa ng kaloob ng Espiritu Santo na kaliwanagan ng pananampalatayang lubusang sumikat kay San Antonio ng Padua para ang kadakilaan mo ay mahayag sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ika'y aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo naming Panginoon. Ngayon, si San Antonio'y pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pamangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Santo. Panginoong Diyos, Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon hindi naman matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo.
Pagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal ni San Antonio ng Padua na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya't sa Kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso. Adi-adiya mo kami sa lahat na masama. Iniling namin kami adiya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, ang Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong tinawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na maingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari,
o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement.
Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang wala pang 1 taon hanggang 7 taon. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal's Inn Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Ang huling pagpapatala ay sa Biyernes, June 16, 2023. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng Nobina Misa para sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista ay sa darating na June 15 hanggang June 23 sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng nobena ay sa ganap na 11:45 ng umaga at susanda na ito ng misa. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Piyesta Mas ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, Didi, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organisasyon, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa 4 PM, naiikot sa paligid ng simbahan, at ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 5 PM. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbubunsod ng pangaral ni San Antonio ng Padua upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamtan naming iyong mga idinulot sa pamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo po kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.